At sa bidyong ito, tara na't alamin ang kasaysayan ng Isabela na matatagpuan sa Cagayan Valley at nabibilang sa Rehiyong Dos. Ngayon ay ating alamin kung sino nga ba ang mga sinaunang tumira o nanirahan sa Isabela. At kung ano-anong mga grupo ng etniko ang naninirahan dito. Pero bago tayo mag-umpisa, siguraduhin nakasubscribe ka na sa aking channel para sa mas marami pang update ng iba't ibang kaalaman tungkol sa ating kultura. Alam nyo ba na hindi ang ating kapwa Ilocano ang unang tumira sa lupain ng Isabela sapagkat ang mga Ilocano ay orihinal na nakatira sa Ilocos. Sa katunayan, ang mga Aita ang unang nanirahan sa lupain ng Isabela. Tumira sila dito bilang mga mangangaso at mangingisda. Ang mga Aita ay ang mga ninuno ng dumagat na magpahanggang ngayon ay karaniwang pa ring nakatira sa mga bulubunduking parte ng Isabela. Pero siyempre mga kaibigan, hindi lamang sa Isabela matatagpuan ang ating mga kapatid na Aita dahil ang mga ito ay naninirahan din sa parte ng Luzon at iba't iba pang mga bahagi sa Mindanao. Mga 5,000 taon na ang nakararaan ay isang koponan ng mga Indonesian ang nagpunta sa Isabela at sinundan ng mga ilang grupo ng Malay noong taong 200 BC at 1580 o 1500 AD, at ang kanilang mga lahi ngayon ay ang mga tinatawag na Ibanag, Gaddang at Yogad. Taong 1839 at ang nakalipas, ang buong rehiyon ng Cagayan Valley ay isang malawak na probinsya. Ang mga Spanish Insular Government ay tinawag itong La Provincia del Valle de Cagayan. Iyon ang ipinangalan nila dito para hindi sila mahirapang ipalaganap ang Kristyanismo sa buong lugar. At dahil malawak ang lupaing ito ay hinati nila sa dalawa. Ito ngayon ang ating tinatawag na Cagayan at Nueva Vizcaya. Mayo 1 taong 1856 ay inilunsad ang bagong kautusan na tawagin ang ating lugar na Isabela de Luzon. Tinawag ng mga Espanyol ang Isabela na Isabela de Luzon noon sapagkat gusto nilang maiba ito o mag-unique sa iba pang pulo ng lugar. Ayon sa mga Espanyol, ang salitang Isabela de Luzon ay hango sa pangalan ng isang reyna sa Espanya na si Queen Isabela II. Noong 19th century naman ay maraming bilang ng grupo ng mga Ilocano ang nagsimulang manirahan dito. Sinundan pa ito ng iba't iba pang mga etniko. Dahil dyan, tinawag nila ang Isabela bilang Melting Pot of the North. Ang ibig sabihin nito ay magkakaiba man tayo ng mga lahi, kultura at pag-uugali, ay nagawa pa rin nating manirahan sa isang lugar ng mapayapa. Alam nyo ba na ang Palanan Isabela ay isa ring makasaysayang lugar? Kung saan ang ating Pangulong si Emilio Aguinaldo ay nadakip ng mga Amerikano. Ito ay nangyari noong March 23 taong 1901 sa bayan ng Palanan. Simula noon mga kapatid ay marami nang nagbago at naiba sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Ngunit ang probinsya ng Isabela ay nananatiling pagsasaka ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Pero noong 20th century naman, ang probinsya ng Isabela ay nagpatuloy sa pagbangon at paglago. Sa katunayan, noong 1994, ang bayan ng Santiago ay isa ng ganap na city o lungsod. Kasunod naman nito ang Cagayan noong 2001 at ang Ilagan noong 2012. Isa ang probinsya ng Isabela sa mga lugar na magpapatunay sa pananakop ng mga Espanyol. Bilang patunay dito ay mayroon tayong mga makasaysayang simbahan na itinayo pa noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Isabela. Una dito ang St. Paul the Apostle Parish na matatagpuan sa San Pablo, Isabela. Ito ay ang tinayo noong 1964 at pinaniniwala ang pinakamatandang simbahan sa Isabela. Pangalawa naman ang St. Matthias Church o mas kilalang Tumawini Church dahil ito ay matatagpuan sa Tumawini Isabela. Ang Tumawini Church ay sinimulang itayo noong mga taong 1783 at natapos noong 1805. Kilala ito sa natatanging malasilinder ang Tower Bell at sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Ngayong 2021 ang Isabela ay mayroon ng populasyon na 1,500,000. At syempre malaking porsyento dito ang etniko ng mga Ilocano. Bagamat ang mga Ilocano ang kilalang naninirahan dito ay huwag nating kakalimutan ang history at kasaysayan
dahil ang unang nanirahan dito ay ating mga kapatid na katutubong Aita at Dumagat. Naway bigyan pa rin natin sila ng respeto at bigyan natin sila ng pantay-pantay na karapatan. Magpugay tayo sa kanila dahil sila ang unang nanirahan at nag-alaga sa ating lupain. Kapatid, isa ka bang Isabelino? Naway nakatulong ang video na ito para malaman ang mga kaalaman o historical na pangyayari sa loob ng ating lupain.